So ayun na mga chong, paano nyo nga pala malalaman yung deficit calorie na kailangan nyo para i-intake nyo para mag-lose ng weight ng fats? Meron tayong surplus maintenance deficit. So, yung maintenance na yan, yung normal na kinakain nyo, usual na kinakain nyo, kung saan hindi kayo nagigain ng weight, hindi kayo naglulose ng weight. Maintain lang yung weight nyo. Kung gusto nyo naman magpa-bulk or magpa-gain ng weight, yung sa mga mapapayat dyan, kailangan nyo mapunta caloric surplus, kung saan mas marami yung kinakain nyo kaysa yung sa biniburn nyo. So ngayon, dito tayo mag-focus sa may deficit na to, calorie deficit, kung saan maglulose kayo ng weight. Dito ha, sa surplus ito, mag-gain kayo ng weight. Sa maintenance, maintain lang. So mag-focus tayo sa deficit, calorie deficit. Lagi yung tandaan, calorie deficit. So paano nyo nga pala makukuha yan? Ganito lang yan. Kukunin nyo muna yung maintenance calorie nyo. Paano makuha yung maintenance calorie? Ito yung approach na ginawa ko. So for example, depende na sa inyo yan kung anong weight ninyo. Ang bibigay ko example is 150 pounds. So 150 pounds times 14 to 16. So bakit 14 to 16? Depende yan kung yung trabaho nyo is active ba kayo or yung lifestyle nyo active ba. Pag masyado kayong active, syempre tatantyahin nyo rin yan. Pupunta kayo dun sa 16. Pero kung yung trabaho nyo naman is nakaupo lang, nasa office, yung hindi kayo active, pupunta tayo sa 14 to 15. Trial and error din to. Kayo na mag-figure out kung saang level kayo nandyan. 150 pounds times 14 to 16, magbibigay ng number ng between 2,100 to 2,400. Binigay ko dito range kasi wala namang kasi syempre eksakto, diba? Let's say ang maintenance calorie ko is yung 2,400. Ito yung gagamitin natin. Pero depende na rin sa inyo yan kung ano yung gagamitin nyo dyan. Kasabi ko lang kanina, trial and error yan. Mahirap kumuha ng exact number. Paano makuha yung deficit calorie natin? 2,400 calories o yung maintenance calories nyo minus 500. So, etong number na to, 1,900 calories. 1,900. Ito na yung deficit calorie ko. Calorie deficit ko na to, itong number na to. So, ibig sabihin, kapag ini-intake ko tong 1,900 calories na to, dun ako magbabawas ng timbang. Tandaan nyo yan, dun kayo magbabawas ng timbang pag nasa calorie deficit na kayo. Under ng calories, meron tayong tatlong macronutrients. So, ano-ano nga ba yung macronutrients na tinatawag na yun? So, protein, fat, and carbohydrates na tinatawag. Source ng protein natin is, siyempre, chicken, egg, fish, meat, whey protein. Ano-ano ba yung mga source ng fat natin? Oils, peanut butter, nuts, avocado, mga ganun. So, and then yung carbs, syempre, pangunahing source ng carbs sa mga Pilipino is syempre, yung kanin. Wag na wag kayong matatakot sa kanin, mga chok. It gives lang primary energy sa atin. So, kung wala tayong carbohydrates sa intake, is syempre, manghihina tayo. Hindi tayo makapag-perform ng maayos sa daily activities natin. So, kailangan natin ng carbs. Sa isang gram ng protina, is meron tayong 4 calories. Sa isang gram ng fat, meron tayong 9 calories. Sa isang gram naman na carbs, meron tayong 4 calories. So, tandaan nyo yung numbers na yan. 4, 9, 4. Paano makuha yung protein intake nyo dapat? Ganito lang yan. Ito yung approach ko ah. Depende na rin sa inyo yan kung ano yung trip nyo. Ang common na naririnig nyo, yung kailangan natin protein is 1 gram per pound ng body weight. For example, kung 150 pounds ako, kailangan ko umintake ng 150 grams ng protein para mag-help to build muscles, di ba? Kaya kailangan natin ng protein is para ma-maintain, lalo na pag nagka-cut tayo, pag nasa deficit tayo, kasi may tendency kapag mas mababa yung calories natin is hindi lang fats yung nalulus natin, pwede rin tayo mag-lose ng muscle, depende na rin sa genetics nyo yan. I-range ko lang siya ng 0.75 to 1 gram. Depende na kayo dyan pumili kung saan kayo compatible dyan sa range nyo. So, 0.75 to 1 gram times yung weight nyo in pounds, 150 pounds. Yung example natin kanina, di ba, yung 150 pounds. So, magbibigay siya ng number between 112.5 to 150 grams. So, depende na rin sa inyo yan kung pag mas mataba kayo, mas ma-higher body fat percentage nyo, dun kayo sa range yung 112.5. Mga ganun. Pag medyo yung hindi naman masyadong kayong katabaan or yung gusto nyo mag-lose ng fats ng konti, hindi naman masyado kayong mataba. So let's say punta din kayo sa 140 grams to 150 grams. Depende na yan. Pero
tatanungin nyo, pwede mabag-exit? Pwede rin. Pero, sapat na yung a gram per pound ng body weight. Anything beyond that is parang medyo sayang na rin. Pero, depende rin sa inyo kung gusto nyo rin mag-intake ng maraming protein. Siyempre, mag-compensate naman yan dun sa mga remaining macronutrients nyo. Kung gusto nyo i-up yung protein nyo, tapos babaan nyo yung fats nyo. So, up yung protein nyo, babaan yung carb nyo. Ngayon, nakuha na natin yung protein. So, gagamitin natin is 150 grams. So, syempre, yun yung common, yun yung standard, a gram per pound of body weight. So, yung protein natin is 150 grams. So, susulat natin dito, 150 grams of protein. Ngayon, punta naman tayo sa fat. So, ito sa fat, mga chong, wag kayong matakot sa fat kasi kailangan ng katawan natin yan para magkaroon ng... tawag doon? Yung hormonal balance na tinatawag. Kung di nyo alam yun, i-search nyo na lang sa Google. Yung fat na in-intake natin, it serves lubricants, papadulas sa mga joints natin. So, ayun, kailangan natin ng fat for hormonal balance. So, hindi ibig sabihin pag nag-intake ka ng fat, isata ba kayo? What matter is yung total calorie intake nyo per day. Tandaan nyo yan, mga chong. So, ayun, paano nga makukuha ang fat? So, ito yung approach ko ulit. Ginawa kong 0.3 range ulit, 0.3 to 0.4. times yung body weight nyo ulit. So, 150 pounds. So, magbibigay siya ng number between 45 grams to 60 grams. Yun yung range ng number. Kayo na bahala pumili dyan. Halimbawa, gusto nyo ng konting fat, tapos gusto nyo naman ng mataas na carbs. So, bababaan nyo yung fat nyo, itataas naman nyo yung carbs po. Depende na siya yan, kanya-kanyang trip lang yan, mga chong. Pero sa akin, pinaprefer ko personally is yung 60 grams kasi syempre, dala na nga ng kulang tayo sa budget na hindi tayo makapag-afford ng whey protein. So, kailangan na i-up natin medyo yung fat natin kasi nga, medyo nagdalak din ako ng protein nung nag-cut ako. So, hindi ko minsan na-attain yung a gram per pound of body weight. So, pipili natin yung 60 grams. Pero, depende na rin sa yan kung anong trip nyo. Let's say 60 grams. So, nakuha natin 60 grams ha. Nakuha na natin yung 60 grams na fat. So, dadako naman tayo sa carbohydrates. Mga chong, wag kayong matakot sa carb, wag kayong matakot sa kanin kasi hindi sila kaaway. Kailangan natin sila para mag-perform ng maayos sa daily activities natin, sa performance natin sa gym, performance natin sa work. Ilakitin sa akin sa buhay natin. So, ganito yun. Nakuha na natin yung protein, di ba? 150 grams of protein. Nakuha na din natin yung fat, 60 grams of fat. Ngayon, di ba sinabi ko kanina, per gram ng protein is 4, per gram 4 calories, per gram ng fat is 9 calories. So, gagawin natin, ita-times natin yan. 150 times 4, 4. 150 times 4 is 600. Then, 60 times 9. So, saan nakuha yan? Dito. Dito nakuha. Dito natin nakuha yan. Kaya lagi yung tandaan yung number na yan. 60 times 9 is equal to 540. So, pag inad nyo yung dalawa, meron tayong 1,140. So, ibig sabihin yung 1,140, eto na yung calories nyo sa protein and fat nyo. So, syempre, kailangan natin ng carbs. So, paano natin makukuha yung carbs? So, tandaan nyo yung number niya na 1,140. So, whoop, yan. Yeah, ganyan. Ngayon, di ba yung kaninang binanggit ko sa inyo na deficit calorie, which is ito, 1,900 calories. Yung 1,900 calories, ito yung overall calories nyo na i-intake nyo per day para mag-lose ng weight. So, 1,900 calories. Ngayon, imaminus nyo yung nakuha natin kanina, yung total ng fats and protein sa 1,900 calories. So, 1,900 calories minus 1,140 magbibigay sa inyo ng 760 calories. Yung 760 calories na yan, ibig sabihin, ayan yung calories nyo sa carbohydrates nyo. So, ngayon, paano nyo makuha yung gano'ng karaming carbohydrates? Siyempre, i-divide nyo sa yan, sa 4. Saan mo na naman nakuha yan? X yung 4. Dun pa rin sa sinabi ko kanina na 4 calories per gram of carbs. I-divide nyo siya sa 4. Ang result is 190 grams. So, 190 grams of carbs ang kailangan nyo. So, syempre, i-enter na natin yan dito sa carbs natin. Ngayon, mga chong, ang result is meron tayong 1,900 calories, 150 grams of protein, 60 grams of fat, 190 grams of carbs. Ngayon, sabi niyo, kailangan ba dapat eksakto? Siyempre, hindi dapat kailangan eksakto, mga chong. Pwedeng, let's say, na-intake nyo lang is 1,800, 1,850. Hindi nyo kailangan magsakto. Ang importante is, mas malapit lang. Kumbaga, nai-hit nyo yung mga numbers na yan. Kahit hindi sakto, kahit sumobra ng konti, huwag lang masyadong sumobra. Itong numbers na to, i-input nyo to
sa application na tinatawag na MyFitnessPal. Ito siya. So, ito yung tinatawag na MyFitnessPal. Mga chong, libre lang yan ha. Libre lang yan sa phone nyo. Ito yung makatulong sa inyo para ma-hit nyo yung calories nyo. Dito tayo magkakaproblema kasi itong MyFitnessPal, hindi siya eksakto maglagay. Yung mga na-complete natin kanina, hindi natin malalagay na eksakto dito. Kasi kailangan mo pang mag-premium. Magbabayad ka pa para maging eksakto. So, percentage lang siya. So, nakikita nyo yan. Exact naman yung carbs natin, which is 109 grams. Tapos yung protein natin, kung makikita nyo, medyo hindi siya sakto, naging 143. So, 63 yung grams. So, which is, okay lang naman yun mga chong. Katulad nga ng sinabi ko kanina, hindi lagi dapat eksakto kasi mahirap kunin yung exact numbers na yan. So, ayan, makakatulong lang to. Itong app na to mga chong, dito nyo i-insert lahat ng pagkain na kakainin nyo. Example. I-input nyo dito sa app na to yung lahat ng kinakain nyo. For example, ito yung usual na kinakain ko. Eggs. Oh. For example, 5 eggs. Whole eggs. So, i-insert natin yan. So, makikita nyo yung calories niya na 350. Ngayon, paano nyo makikita yung macronutrient content niya? Pindutin nyo lang yan. So, ayan. Magbibigay siya ng 350 calories, 25 grams ng fat, 30 grams of protein. Yung app na to is madali lang gamitin. Very ano siya, user-friendly. Makakatulong to sa inyo para matrack nyo yung mga kinakain nyo para nandun pa rin kayo sa calorie deficit na tinatawag. Paano namin malalaman? Paano pag kumain kami sa ganyan? Siyempre, hindi namin alam kung gano'ng karami yun, gano'ng ganyan. Ngayon mga chong, ang pinaka-advice ko sa inyo is as much as possible na kayo yung magluluto ng pagkain nyo. Yung highly recommend ko, magandang investment, is yung food scale. Yun lang mga chong, food scale mga chong, at saka as much as possible, kayo yung magluluto ng pagkain nyo talaga. Pero pwede din naman kayong kumain ng kuwari sa labas. Itong app na to, pwede nyo rin i-input dito yung mga kinakain nyo. So, halimbawa, Jollibee, French fries, ganun. Input nyo siya dito, makikita nyo naman yung calorie content niya. So, syempre, hindi ko pa rin advisable na kumain ka ng fast food kasi mataas yung fats nun. So, mahirap. Kumbaga, mahirap i-fit sa macronutrients nyo. Yung method pala na to na ginagawa ko is if it fits your macros. So, lahat ng gusto nyong kainin, pwede nyong kainin, pero if it fits your macros, yung mga na-compute natin sa kanina. So, pwede nyong kainin, mga pa-chocolate, mga pa-ganyan. Pero, ito yung catch niya. Dapat fit sa macronutrients nyo. Kumain nga kayo nun. So, sobra-sobra naman. Wala rin. Sayang lang din, di ba mga chong? Pero, ang marirecommend ko sa inyo is kayo na magluto ng pagkain nyo. Personally, preferred ko is about 85% clean. Ang ibig sabihin ng clean, yung mga whole foods, mga kanin, mga manok, yung mga clean foods, mga hindi processed. Then, the rest percent is, yung 15% is yung bahala na kayo, anong gusto nyo kain, chocolates man yan, Oreo man yan. Next video na ilalabas ko is, ituturo ko naman sa inyo, lahat ng mga kinain ko nung nag-cut ako, nung nag-diet ako, lahat ng mga kinain ko, ituturo ko sa inyo kung paano i-input yung mga kinakain sa FitnessPal, paano magtimbang ng mga pagkain, paano mag-prepare ng mga pagkain, lahat. Kumbaga, hantayin nyo yung next video, full day of eating. So, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung pagkain ko araw-araw, niluluto yung pagkain ko araw-araw, lahat ng mga pagkain na kinain ko, ituturo ko sa inyo, i-share ko sa inyo. So, ayun mga chong, sana may natutuwan kayo dito sa video to. Pag-resensya niya medyo mahaba, pero I guarantee you na pag in-apply nyo to is may result. So, ano nga yung una? Training o yung pag-gym, pagbubuhat, cardio, yung cardiovascular exercises, and pangatlo, nutrition, yung pagkain, which is na-compute na natin kanina, yung calorie intake natin, yung calorie deficit natin, yung protein, fats, and carbs. And then, yung pang-apat. Itong pang-apat na to, hindi kayo makakuha ng result kapag wala tong pang-apat na to. Ito lagi tong magkasama, itong pang-apat na to. Ano nga pala yun? Patience and consistency. Hindi dapat pwedeng magkahiwala yung dalawa na yun. Tandaan nyo to mga chong, patience and consistency. Kung wala kayo na ito mga chong, hindi nyo ma-achieve yung gusto nyo ma-achieve sa buhay in any aspects of your life. Either fitness man yan, or business related, or family related, or
spiritually related, socially related, academically related, lahat ng aspects ng buhay nyo, syempre, kailangan nyo ng patience and consistency para ma-achieve nyo yun, mga chong. So, ayun mga chong, sana may natutuhan kayo sa video na to. Kung may mga katanungan pa kayo, i-message nyo lang ako sa Facebook at XRJ Romo, sa Instagram at XRJ Romo, and mag-comment lang kayo down below sa video na to. I-replyan ko lahat na kaya ko ma-replyan. So, ayun mga chong, maraming salamat sa inyo. So, ayun mga chong, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, comment, and share this video. And ayun mga chong, kita-kits sa susunod na vlog. Peace!